Jackson TV. So yun, what's up sa inyo mga single mas? Yes, we're back. So yun, matagal-tagal din hindi ako nakapag-vlog kasi medyo, alam niya, medyo maraming kailangan gawin, maraming ayusin, yung mga inaaral din ako actually. Kaso yun, kaya hindi ako makapag-vlog ng mga past few months. So yun, ano mga single mas na. So yun, ngayon dito tayo sa ating vlog na. So ano yung iba-vlog ko ngayon? Ang iba-vlog ko ngayon is about sa mga bagay-bagay na nakikita ako sa panahon ng Inans Community Quarantine. Ngayong may COVID-19 nga, diba? So, yun. Na-miss ko na rin yung mag-interview sa labas. Na-miss ko na mag-interview sa labas sa mga tao na dun sa tanong ko, opinion mo. So, ngayon hindi ko muna siya magagawa hanggat merong Inans Community Quarantine kasi bawal tayo mag-vlog sa labas. Baka, alam mo na, ma-technical tayo dun sa labas, diba? So, yun, ang vlog ko ngayon is all about yung mga sistema na panlumo, makita, madinig. Kasi ako mismo, na-encounter ko yung mga yun sa labas. Hindi na sa labas, pati din sa mga news. Siyempre, sa legit na news. Unang-unang sistema na nakita ko is yung mga puro fake system. Sumunod is itong blame system. Sumunod itong discrimination system, sumunod itong selfish system, and itong mga pasaway system. Itong pasaway system, mga sitawas medyo parang, ano yun, ba't may ganun, ba't may mga pasaway, paano naman yung mga mahihirap? So may paliwanag po doon, antayin nyo. Ito yung una, mga singkamas, no? Ito yung una, yung fake system na tinatawag na kung saan sobrang dami kong nakikitang mga peke. Peking papel, peking ID, peking documents. Alam nyo sa akin mga sakamas, no? Huwag tayong masyadong magpakampante kapag may sinabi sa internet na source na ganito, uy, may mamimigay ng form na ganito, kailangan natin magbayad. Wait lang, kung isipin mo, hindi yon binabayaran, kundi libre po iyon yung mga binibigay na quarantine pass. As long as meron isa sa inyong pamilya lang na pwede lumabas. Kasi alam nyo, nakikita ko sa mga singkamas mo, karamihan sa mga tao, may privilege siya mag-online. May mga cellphone, may mga laptop, or meron silang mga PC, or any gadget para makita kung ano yung updated na meron silang pwedeng pagkuhanan ng source para makakuha ng ayuda or ng pera para matulungan sila sa ano. Kasi nga, karamihan naman talaga sa mga tao ngayon is no work, no pay, di ba? Parang wala silang ibang pagkukunan ng buhay. Yung mga singkamas, yung internet, lahat pwede makuha dyan. Legit tsaka fake. Pero bakit kasi mas pinipili ng mga tao na paniwalaan yung mga peke? Kasi alam mo kung bakit? Kasi yung parang mas mapapabilis sila. Kasi dun sa legit, parang ang daming proseso, ang daming gagawin. Eh mas maganda naman kasi singkamas yung sa legit ka pumunta. Bakit? Unang-una, may foundation siya. Kumbaga may pundasyon. Kumbaga, lahat ng mga source na pinagkunan is legit under ng government. Unlike sa mga nakikita natin sa Facebook, sa internet, o mga ganon, sa Twitter, na, uy, ganito, parang may magbibigay doon ng ganito, may form, kaso may babayaran, or may pumunta sa barangay nyo na may babayaran daw. Tapos, ikaw naman, alam mo namang libre, pinatos mo na din kasi para mabilis. Gusto ko lang i-remind kayo mga singkamas, no, na hindi sa lahat ng bagay kailangan mo maging mabilis. Kasi pag sobrang bilis mo palagi, yun yung isa sa mga tinuro sa akin ng mentor ko na hindi pwedeng palagi mabilis ng mabilis. Kailangan titignan mo rin kung ano yung magiging resulta sa huli. Kasi kung nakita mo lang yung resulta niyan sa ngayon, wala. Kumbaga, hindi magiging better yung foundation nga sabi ko kanina, no? Ito yung mga nakakainis na nakikita ko sa internet, eh. Una ko nakita is yung form. Yung form na binibenta. Shucks. Yung quarantine na binibenta. Quarantine pass. Yung ID na binibenta para makalabas. Shucks. Ang hirap ng ganun nun na sa panahon na to, ang kakapal pa rin ng mga ganito ng mga tao na
para makapanlamang lang, kumita lang sila sa ano nila, kumita lang sila para, alam mo yun, kumita lang sila for the sake of their own, di ba? Ang hirap na mga ganun na ganun pa rin yung ginagawa ng mga tao. Tapos, siyempre mga sigamas, no, kapag may mga ganun bagay-bagay, wag na wag na wag kang maniniwala sa mga ganun. Wag kang maniniwala kung hindi legit yung source mo, lalo kung galing sa internet. Kung galing sa internet pero yung website is legit, approve yun. Eh, pero kung hindi naman siya talaga legit, ay huwag mong patusin. Kasi ikakapahamak ko pa yan. Kapag sa barangay hindi naman meron kang nakita na taong nagsasabi, uy, may ayuda doon na ganito, kailangan mo lang bilhin tong form na to, kailangan mo lang bayaran tong form na to, or tong ID pass na to, makakuha ka na. Huwag. Unang-una mong gagawin, pinaka-first kung ano sa'yo, si Gamas, is puntahan mo yung barangay. Yun yung pinakamalapit na lugar kung saan i-confirm mo kung legit ba talaga yung form or yung ID na yun. Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng parang ginhawan, ah, okay, kailangan ka maghintay. Yun is peke yun, mapapasama yung sitwasyon ko kapag pinatos ko yun. Dapat ganun palagi. Tsaka yung mga Singkamas, no, yung LGUs natin is marami. Marami siya, million yung hinahawakan niyang mga tao. Diba? So, ganun. And then si President din, ganun din, marami din. Oh, peace lang. Wala mo ng politics. Pinapakita ko lang, pinapaliwanag ko lang yung kusit ilan yung mga pinamamahalaan nila mga tao. LGU and the President, diba, both of them, million yung inaasikasong mga tao. Diba? Next is yung barangay. So, may mga narinig ako na ganito, hindi pa doon naabutan ng mga tulong. Siguro, depende na sa mga namamahala yun. Which is, dapat magkaroon sila nito ng puso sa pamamahala. Kasi para sa akin, kung, kasi nga nagbasa ako ng isang libro, yung, actually binabasa ko siya talaga, so, na-recommend siya sa akin ni Mom eh. Ito, The Multiplication Challenge. No? So, unang basa ko pala ng libro, wow, about sa leadership na. Kasi pag ikaw, nag-lead ka ng mga tao, hindi dapat ikaw yung pinagsisilbihan. Dapat ikaw yung nagsisilbi sa kanila. Kasi ikaw yung magiging huwaran sa kanila para balang araw kung gusto din nilang mag-lead sa mga tao or tumulong sa mga tao, alam nila yung ano yung gagawin, di ba? Then, doon naman sa mga taong ano, doon naman sa mga taong edukado naman, alam naman yung sistema ng mali sa tama, eh sige pa rin. Mga kuis, mga ate, kung alam niyo namang alam niyo yung tama sa mali, i-educate niyo naman yung mga tao na, uy, huwag natin tangkilikin yan kasi hindi yan legit, hindi yan totoo, hindi yan galing sa government, hindi yan galing sa legit na LGUs natin. Kasi ano yan, mga tao lang yun na may mera, pansarili ka pa ka na lang iniisip. No, ganun. Dapat, kung ikaw mismo, edukado ka, i-educate mo yung mga tao, hindi yung titignan mo lang sila na magmukha silang mangmang. I-educate mo sila para alam nila sa mga susunod pang araw, pag may tumating na gano'n, alam nila yung gagawin. Iiwasan na nila, hindi na nila tutuloy-tuloy. Hindi sila mapapahama, nakatulong ka pa sa kanila, di ba? Ganun to nga si Kamas. Sabay sa inyo na, huwag mo palagi titignan yung packaging nung isang box. Huwag mo lang titignan, kumbaga, dapat, kapag nakita ka ng box, huwag mo tignan yung ganda o itsura niya sa labas. Tignan mo kung ano yung nasa loob, para malaman mo kung ano yung tunay na nandoon, kung ano yung tunay talaga niyang, Kung ano talaga yung tunay na meron dun sa box na yun. Hindi yung, okay lang siya, ganyan lang pala siya, mga ganun. Huwag ganun. Kailangan tignan natin yung pinaka loob. Huwag natin tignan yung labas. Na, alam niyo yun, huwag natin puro palaging, okay na yan, pwede na yan. Huwag ganun. Tignan natin kung ano yung pinaka magagawa natin para maunawaan yung mga bagay-bagay na nakikita natin. Lalo na ngayon nga na may pandemic. Daxon TV.